Worship is near. Come, let us pray. Let us open our heart to receive these blessings and to be His Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise,
that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to Shebna, master of the palace, I will thrust you from your office and pull you down from your station. On that day, I will summon my servant Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and gird him with your sash and give over to him your authority. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I will place the key of the house of David on Eliakim's shoulder. When he opens, no one shall shut. When he shuts, no one shall open. I will fix him like a peg in a sure spot to be a place of honor for his family. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart, for you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship at your holy temple. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. I will give thanks to your name because of your kindness and your truth. When I called, you answered me. You built up strength within me. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. The Lord is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Oh, the depth of the riches and the wisdom and knowledge of God. How inscrutable are his judgment, and how unsearchable his ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Or who has given the Lord anything that he may be repaid? For from him and through him and for him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia. Upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. Alleluia. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, Who do people say that the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others Elijah,
Still others, Jeremiah or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, isa sa mga, pag ako'y nakikinig sa mga healing stories ng napakaraming mga nagpapatotoo tungkol sa pagkapagaling ni Santo Padre Pio, laging nandoon ang elemento nila ay isinurrender nila ng buong kababaang loob ang sakit nila sa Diyos. Yung isinuko na nila ang kanilang sarili. May sakit ng colon cancer, ano? Isinama na nila yung kanilang hirap. Isinurrender na nila. Sila'y nagpakababa na sa harapan ng Panginoong Diyos. At nung gawin nila iyon, nung sila'y isuko na, magpakababa na sa harapan ng Panginoon, utik-utik, di nila namamalayan, naroon na ang milagro sa kanilang buhay. Ang miracle ay nararanasan nila. At napakarami ng mga taong iyan, no? At nakapangilabot, ano? Napakadami ng pumupunta at nagdadasal, pero may mga tao talagang isinusuko na nila yung sarili sa harapan ng Panginoong Diyos, buong kababaang loob. Talagang sila'y isinosurrender na ang kanilang buong sakit sa Diyos, ang buong hirap sa Diyos, ang lahat ng kanilang pinagdadaanan, isinusuko nila. At yun, ang kanilang karanasan. Nagugulat sila sapagkat ang himala ay nangyayari, no? Ganyan talaga tayo dapat sa harapan ng Diyos. Ang taong mapagmataas, walang puwang sa paglilingkod sa Diyos. Walang space. Yung taong mataas ang pride, no? Ang taong mataas ang pride, walang mapasukan ng Diyos sa iyo, no? Kaya tingnan ninyo sa mga pagbasa na ating napakinggan. Sa first reading, ibinaba sa kanyang trono itong si Shebna sapagkat siya'y mapagmataas. Ibinaba. Siya'y pinalitan ni Eliakim, ano? Son of Helkiah. At sa kanya ibinigay ang trono. Bakit? Sapagkat itong ang Shebna ay, si Shebna, mapagmataas. Mataas ang pride. Kaya anong sabi, sa harapan ng Diyos, walang puwang ang mga ganitong tao. Aalisin sila. No? Sa ikalawang pagbasa, si St. Paul naman, isang dakilang theologian yan, si San Pablo Apostol. Ang sabi niya, sinong makakatarok, makakaabot,
ng dakilang pag-iisip ng Diyos. Hindi natin maabot kung anong iniisip ng Diyos. Kaya bilang tao, magpapakababa ka sa harapan ng karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Ibababang baba mo ang iyong sarili sa Kanya sapagkat walang nakakaabot, no, ng Kanyang kapangyarihan. Ganyan ang Diyos. Ang hinihiling sa tao, talagang ikaw ay magpakababa sa Kanya. Sapagkat sa harapan ng Diyos, tayo na may walang-wala. Tayo'y abo lamang. Sa gospel na ating napakinggan, narito ang intimate na usapan ni Jesus at ng Kanyang mga alagad. Ito'y conversation ng mga apostol at ni Jesus. At si Jesus ay parabang nagtatanong, sino nga kaya ako sa mga tao at sa aking mga alagad? Nung tanungin niya, sino ako sa ayon sa mga tao? Ang sabi nila, kayo po ay si John the Baptist, sabi ng iba, kayo po ay si Elias, kayo po ay si Jeremiah, ano, si Jeremias. Pero ngayon, tatanungin ko kayo, kayo na malapit kong kasama, ano, lagi-lagi kong kasama, gano'n na ninyo ako kakilala? Sino ako para sa inyo? Tinanong ni Jesus. At narito, napakalakas ang loob ni Saint Peter. Ang sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Nagulat si Jesus, ano? Kaya ang sabi niya, "You are blessed. Pinagpala ka, Pedro." Pinagpala ka. Bakit? Ikaw ay isang ordinaryong mangingisda, ordinaryong tao, hindi nakapag-aral, pero yung misteryo ng Diyos ay inihayag sa iyo. Ang misteryo ng Ama, ang misteryo ng Panginoon ay inihayag, inireveal sa iyo ng Diyos na isa kang ordinaryong tao, hindi nag-aral, simpleng buhay, isang mangingisda, pero yung great mystery ng Panginoon, ng Ama, ay inihayag sa Kanya. Ano yung pagkahayag? Ipinakilala sa Kanya sino ang kaharap mo, sino ang kasakasama mong iyan. Kaya ang sabi ni Jesus, "Napakapalad mo, Pedro, sapagkat ang Ama, inihayag sa iyo ng Ama ang mga maraming misteryo niya, mga maraming lihim ng Ama sa iyo, inihayag, ipinakilala. Kaya ikaw ay pinagpala. Pinili ka ng Amang pagpahayagan ng gayang klase para ako'y makilala si Jesus. You are Christ, Son of the Living God." Kaya, kung gusto mong makilala si Jesus ng lubusan, anong ating gagawin? Lumapit tayo, maging intimate tayo sa Ama. Maging intimate tayo sa Kanya para marami siyang bagay na ihayag sa atin. Ang mga dakilang misteryo ng Diyos tungkol kay Jesus ay ihahayag sa atin kapag tayo'y naging intimate sa Diyos. Pero paano gagawin yan? Saint Peter, kita niyo ang kanyang buhay. No? Yan ay simple lang, ordinaryo ang kanyang takbo ng kanyang buhay. Pero siya'y nagustuhan ng Diyos. Nagustuhan siya ng Diyos. Yun ang maganda kay Saint Peter. Nagustuhan ng Diyos. Kaya kung itatanungin ang inyong sarili, ano kayong mga bagay na magugustuhan sa akin ng Diyos? No? Kung itatanungin mo ang iyong sarili, ano kayang
bagay na magugustuhan sa akin ng Diyos para maraming bagay din siyang i-reveal at ipahayag sa akin tungkol kay Jesus. No? Kaya mga minamahal, tayo'y lumapit ng lapit na lapit sa Diyos. No? Magpakalapit tayo sa Kanya. Marami siyang bagay na i-reveal sa atin. Kung maraming maaabot natin ang maraming misteryo ng Diyos, tingnan ninyo si na Padre Pio. Napakadami ng in-reveal ng Diyos sa kanila. No? Naabot nila ang mga misteryo ng Diyos. At dumating pa nga sa punto, yung nangyari kay Jesus, yung mga sugat ni Jesus, dahil sa intimate ng kanilang ng kanyang pagipag-ugnayan sa Diyos, naranasan niya mismo yung suffering ni Jesus. Special, gifted. At dahil sa kanya naman, tayo naman, dahil sa kanyang pamamagitan naman, dahil tayo'y hindi gifted, tayo'y mga makasalanan, tayo nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Katulad ng mga maraming mga tao na nagpapatunay na sila'y gumagaling kapag sila'y nagsosurrender ng kanilang sarili sa Panginoong Diyos. Tatayo tayong lahat, papayag natin ang ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In today's Gospel, we are reminded about the enduring character of the Church and her having to withstand the relentless attacks of the powers of hell. As children of the Church, let us address to the Lord our prayer for our needs as God's family on earth. Let us pray together. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Church, the new people of God, may she persevere in her faithfulness to her Founder, even as He watches over her with loving concern and power. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the Holy Father, Pope Francis, the successor of Peter, as the supreme shepherd of the Church, may he constantly experience the guidance of the Lord and His protection against the forces of evil. Let us pray. Lord, hear our prayer. For our bishop, our parish priest, and all other leaders of the Church, may they guide God's flock in exemplary faithfulness to the divine leader to offer us inspiration and encouragement. Let us pray. Lord, hear our prayer. For our civil leaders and all other people in authority, may they constantly promote the good of the people through the enactment and enforcement of just laws. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the youth of the world, especially those who live in material or moral misery, may they find in the Church their trusted guide and the promoter of their integral welfare. Let us pray. Lord, hear our prayer. Lord Jesus, we thank you for having called us to be part of the Church you established on the solid rock of Peter's faith. Preserve us in your service until we are gathered with the rest of your people in the glory of heaven to praise and worship you forever and ever. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets.
Please all stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Amen, amen. The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Yeah.
Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Save us, O Lord.
your Spirit, open us to hope, Lord. The second collection which will be done is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. From all the evil, save us, Lord. Console the sick and the dying. In hours of trials, grant us your Spirit when sin oppresses us, when hatred glazes our hearts. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, O Lord. Please all stand. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Saint Padre Pio altogether. Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Silently pray for your requests. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us, that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine, bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as You Go, sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon.
ika-anim, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental at surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, luslos, bingot at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ng programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association, through Dr. Juan Chai and RP Healthcraft Carrier Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ikapito, magkakaroon po ng National ID Registration dito sa Pambansang Dambana bukas, August 27, sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go forth. The Mass is ended. Thanks be to God. Thanks to the Lord. Thanks to the Lord. Proclaim His name, give thanks to the Lord.